Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos, mga minamahal, higit na kailangang maging masunurin kayo ngayon kaysa noong kasama ninyo ako. May takot at panginginig na magpatuloy kayo sa paggawa hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan, sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahang maisagawa ang kanyang kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng bagay nang walang tutol at pagtatalo, upang kayo'y maging ulirang mga anak ng Diyos, malinis at walang kapintasan sa gitna ng mga taong liko at masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila, tulad ng talang nagniningning sa kalangitan, samantalang inihahatid ninyo sa kanila ang balita ng kaligtasan. Pagdating ni Kristo ay maipagmamalaki ko kayo, sapagkat hindi nawala ng kabuluhan ang aking pagpapagal. Ikinagagalak ko at hinahatian ko kayo ng aking kagalakan. Kung ang dugo ko man ay maging handog bilang kaganapan ng paglilingkod ng inyong pananampalataya sa Diyos. Kung magkagayon, dapat din kayong magalak at hatian ninyo ako ng inyong kagalakan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Work out your salvation with fear and trembling. Ang ibig sabihin ni Pablo ay pag-ingatan ninyong mabuti at pagsikapan ang inyong kaligtasan. Hindi lang ito basta-bastang maaabot. Ika nga, you do not go to heaven in a rocking chair. Hindi ka darating sa langit na paduyan-duyan lang. Hindi lang naman tayo ang nagsisikap na maabot ang kaligtasan. Ang Diyos mismo ay kumikilos din para dito. Kaya nagsisimula ang anumang hangarin na gumawa ng mabuti at siya rin ang magdadala nito sa kaganapan. Narinig natin ang sinulat ni San Pablo. Ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahang maisagawa ang kanyang kalooban. Huwag natatapa tayo maging mariklamo sa paggawa ng ating mga tungkulin. Sa halip, maging halimbawa tayo sa iba. Sa isang madilim na gabi, ang nagbibigay ng direksyon sa mga naglalakbay sa disyerto man o sa dagat o sa gubat ay ang bituin. Kaya ang mga bituin na nagbibigay ng direksyon sa mga tao sa panahon na ito'y nasa kadiliman. Maliit lang ang ilaw ng bituin, pero ito'y nagbibigay ng direksyon at sigla sa atin. Maring maliit lang ang kabutihan na nagagawa natin, pero ito'y nagiging halimbawa sa iba. Kaya ang buhay natin ay dapat na magsilbing liwanag sa iba. Kung ganito nga tayo, sabi ni San Pablo, sulit ang pagpapagal ko para sa inyo. Dahil sa si Pablo ay nasa bilangguan noon, maaaring papatayin na siya. Kaya ang buhay niya ay nakikita niyang handa lang ibuhos bilang alay. Pero natutuwa siya kasi ito'y alay sa Diyos para sa pananampalataya ng mga taga-Filipos. Gusto nating magtagumpay tayo sa buhay.
magtagumpay sa ating career, sa ating pag-aaral, sa ating business, sa ating pamilya. Sino ba naman ang ayaw magtagumpay? Pero ginugusto din ba natin na tayo'y magtagumpay sa kaligtasan? Na tayo ay maligtas, makapunta sa langit? Anong ginagawa natin para tayo maligtas? Nagpupuya tayo sa ating pag-aaral. Tinitiis natin ang pagod para matapos ang trabaho. Ano namang pagsisikap na ginagawa natin para tayo maligtas? Kaya sinabi ni San Pablo, "Work out your salvation with fear and trembling." Sinisikap din man natin na magbigay tayo ng liwanag sa iba, na kapag pinagmamasdan nila ang ating buhay at pananalita, naliliwanagan sila sa katotohanan? O baka naman nagdadagdag pa tayo sa kalituhan? Kasi iba ang sinasabi natin, iba naman ang ginagawa natin. O kaya hindi consistent ang ating pagkilos o ang ating paninindigan. Huwag tayong magpadala kung ano ang uso o ano ang popular. Ang mga bituin na nagiging gabay, sila'y nagiging gabay kasi nandoon sila palagi. Hindi pa bago-bago ang kanilang posisyon. Nakakalito ang kalagayan ng marami ngayon kasi pabago-bago ang posisyon ng maraming tao. Sana magsilbi tayong bituin para sa kanila kasi may consistency tayo. Salamat o Diyos sa pananampalataya na bigay mo sa amin. Salamat at nabibigyan kong halaga ang pananampalatayang ito sa aking pagsisikap na malaman ang iyong salita sa aking pagsubaybay sa First Things First. Sana po maisabuhay ko ang aking nalalaman upang sa kaunting pamamaraan nagiging gabay ako sa mga tao na hindi ko namamalayan ay tinitingnan ang aking buhay. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.